Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, lamang nga ng 1 puntos ang Akita sa Kanagawa. Ngunit, hindi papayag sila Sakuragi at Rukawa na matambakan sila ng Akita. Kaya naman, ipinakita ulit nila Sakuragi at Rukawa ang kanilang magandang teamwork upang makalamang sa Akita. At dito na nagtatapos ang Chapter 56 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at wala anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisaan na natin ang Chapter 57 ng Winter Tournament. Nakagawa nga si Sakuragi ng isang slam dunk at dahil ito sa napakagandang pagpasa ni Rukawa sa kanya ng bola, na ikinatuwa talaga ng buong koponan ng Kanagawa. Ayos! Nagawa na naman ni Sakuragi at Rukawa ang nakakamanghang teamwork nila. Napakahusay talaga ng dalawang ito kapag nagtulungan na sila. Sige Sakuragi, Rukawa, ipagpatuloy nyo lang ang ganyang laro. Magtulungan lang kayo hanggang sa matapos ang laban na ito. Yan ang sigaw ni Ayako. Tama ka nga Ayako, at magmula nung nakalaban natin ng Aiwa, ang dalawang gunggong na yan ay nagkakasundo na sa larong basketball. Nakakatuwa lang talaga tignan na ang dating magkaribal sa basketball ay nagtutulungan na ngayon. Yan naman ang sabi ni Ryota. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola at dinadala na ito ni Sawakita papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Nang biglang ipinasa ni Sawakita ang bola papunta kay Masashi at nang hawak na ni Masashi ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Akagi. Akagi, ngayon ako naman ang sa opensa at ikaw naman ang sa depensa at dito natin malalaman kung gaano na ba talaga kalaki ang inunlad mo pagdating sa pagdedepensa. Yan ang sabi ni Masashi, habang si Akagi naman ay seryoso lamang sa pagdedepensa kay Masashi. Nang biglang ibinato ni Masashi ang bola papunta sa loob ng basket, na ikinagulat talaga ni Akagi ng sobra. Ano? Ibinato niya ang bola sa loob? Pero bakit? Wala naman siyang ibang papasan sa loob ah, dahil wala naman akong nakitang nagkat papunta doon. Yan ang pagtatakang tanong ni Akagi sa kanyang sarili. At lalo itong nagulat, dahil ng paglingon nito sa kanyang likuran, nakita niya si Minoru na hawak-hawak na ang bolang ibinato ni Masashi. Ano? Si Minoru? Pero paano siya nakapunta ng ganung kabilis dyan? At imposible naman na kanina po siya nandyan, dahil hindi ko naman siya nakita na nagpunta dyan. Kainis! Kailangan ko siya mapigilan at baka makapuntos na naman sila. Yan ang sabi ni Akagi, habang si Minoru naman ay agad na tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Subali, dahil sa desperado na si Akagi, pilit nitong hinabol si Minoru para pigilan ito sa binabalak niyang pagpuntos. At nagtagumpay naman ito. Kaya naman, sa pangalawang pagkakataon, nagsabayan na naman si Akagi at Minoru sa itaas ng basket. Ayun na naman ang sabay ng dalawang manlalaro. Sentro laban sa point guard at laki laban sa bilis. Sino kaya ang mananaig sa dalawang ito? Yan ang usapan ng mga manonood. Habang si Akagi at Minoru naman ay nagsasabayan pa din sa itaas, nang biglang inikot ni Minoru ang kanyang braso papunta sa tagiliran ni Akagi at tumira ng isang layup. Sabay dikit pa nito ng kanyang katawan sa katawan ni Akagi na naging dahilan para magkaroon sila ng kontak sa isa't isa. At ang bolang itinira ni Minoru ay pumasok sa kanilang basket. Nang biglang pumito ang referee. Foul! Counted! 1 free throw! Yan ang sigaw ng referee na ikinagulat talaga ng buong koponan ng Kanagawa. Ano? Naguhan niya ulit puntosan si Akagi sa pangalawang pagkakataon? At sa pangalawang pagkakataon na ito, isang counted foul naman ang ginawa niya. Nakakainis na ang lalaking ito. Masyadong pasikat. Yan ang gulat na sabi ni Kyota. Dagdag pa ni Coach Takato. Tama ka nga Kyota. At ito ang bagong estilo ng pangalawang ace player ng Akita. Napakahusay din ang malalarong ito, na halos mahalin tulad na din siya sa laro ni Sawakita. Yan ang sabi ni Coach Takato. Sa kabilang banda naman, itinira na ni Minoru ang kanyang isang free throw. Ngunit sa pagkakataon na ito, sablay ang kanyang tira. Ayos! Sablay ang free throw ni Minoru! Ang rebound, kunin niya mga kasama!
na sobrang halaga ng bawat rebound na makukuha ninyo. Kaya naman, siguraduhin nyo na sa atin mapupunta ang rebound. Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Akagi at Masashi naman ay agad na tumalon para kuhain ng rebound. Akin ang rebound, Akagi! Dahil hindi ko hahayaan na makakuha ka ng rebound sa akin! Yan ang sigaw ni Masashi. Ano pinagsasabi mo dyan, Masashi? Sa akin ang rebound! Dahil hindi kita hahayaan na makakuha ng rebound sa akin! Yan naman ang sigaw ni Akagi. Nang biglang may sumulpot na kamay sa itaas nila Akagi at Masashi. Magunggong kayo! Magsialis nga kayo sa harapan ko! Baka nakakalimutan nyo na nandito pa ang hari ng rebound, si Hanamichi Sakuragi. Kaya naman, huwag na kayong umasa na makakakuha pa kayo ng rebound sa akin. Yan ang sigaw ni Sakuragi. Sabay kuha ng rebound na ikinamangha talaga ng buong manonood. Grabe ang nalakami ko ng buhok na ito. Napakataas niyang tumalon. Biruin nyo, nalagpasan niya ang dalawang sentro. Napakahusay talaga ng lalaking ito. Nakakamangha siya. Yan ang usapan ng mga manonood. Habang si Sakuragi naman ay nakababa na galing sa rebound. Nang bigla nitong ibinato ang bola papunta sa kabilang basket. Rukawa, bilisan mo! Kuhain mo agad ang pass break! At huwag mong sasayangin ang pagpasa ko na yan! Kundi malilintikan ka talaga sa akin! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Habang si Rukawa naman ay mabilis na tumakbo para kuhain ang bola. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, bigla naman itong nagulat. Dahil mabilis na nakabalik si Sawakita para sa depensa. Hey Rukawa, anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba, ganun lang kita kadali papapuntusin? Pwes, dyan ka nagkakamali. Dahil walang puntos na magaganap sa inyo. Yan ang sabi ni Sawakita. Habang seryosong binabantayan si Rukawa. Anong pinagsasabi mo dyan, Sawakita? Sa tingin mo ba, ako ang gagawa ng puntos? Pwes, dyan ka din nagkakamali. Dahil hindi ako ang gagawa ng puntos sa amin. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay paso ng bola papunta kay Jin. At nang hawak na ni Jin ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, naipasok nito ang bola sa kanilang basket. Na naging dahilan para maitabla na nila ang punto sa Akita. 10-10, tabla na ang score. Ayos! Naitabla na ng Kanagawa ang score! Napakausay niyo talaga, Kanagawa! Nagagawa niyo pa din makipagsabayan sa Akita kahit na sobrang lalakas nila. Sige Kanagawa, ipagpatuloy niya lang yan. Huwag niyo silang hahayaan na magtagumpay sa pagpuntos. Depensa na! Depensa! 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 Yan ang sigaw ng mga tropa ng Kanagawa. Habang si Sawakita naman ay lalong naging seryoso. Aba-aba, naikipagsabayan sila sa amin ah. Pero hanggang saan naman kaya ang kanilang makakaya? At paano na lang kaya kapag nilabas ko na ang tunay kong laro? Baka hindi na sila makabangon pa. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola at dinadala na ito ni Fukatsu papunta sa kanilang basket. Mga kasama, kumanda kayo dahil lalamangan ulit natin ang Kanagawa. Yan ang sigaw ni Fukatsu habang idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. Nang bigla nitong nakita si Mikyo na maganda ang pwesto sa ilalim ng basket. Kaya naman, mabilis niyang ipinasa ang bola papunta dito. At ang hawak na ni Mikyo ang bola, agad naman itong binantayan ni Sakuragi na ikinatuwa talaga ng buong tropa nito. Ayan na, ang kanina pa nating inaantay, ang bangayan ni Mikyo at Sakuragi. Sa wakas, magaganap na rin ang sa mga inaantay natin. Sige na Michi, talunin mo ang Mikyo na yan. Ipakita mo sa kanya ang malaking improvement mo! Yan ang sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Habang si Sakuragi at Mikyo naman ay nagkikis-kisa na sa ilalim ng basket. Subalit, sa pagkakataon na ito, makikita natin na talaga namang nahihirapan si Sakuragi sa opensa ni Mikyo sa kanya. Wisit ka talaga Mikyo! Dinadaan mo na naman ako sa laki ng katawan mo! Pero okay lang naman sa akin ang ginagawa mo! Dahil alam ko naman kung paano ka tatalunin! At ipapakita ko sa buong manlalaro ng Akita na hindi ikaw ang karapat-dapat na bumantay sa akin kundi ang kuya mo na si Masashi. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang si Mikyo naman ay pilit na sinisira ang depensa ni Sakuragi. Nang biglang tumalsik si Sakuragi papalayo kay Mikyo. Na ikinagulat talaga ni Ryota. Ano? Tumalsik si Sakuragi papalayo kay Mikyo? Huwag mong sabihin na hindi kaya ni Sakuragi ang lalaking dambuhala na yan. Nako! Kung hindi niya magagawang talunin ang lalaking yan, sino pa ang maaaring tumapat sa kanya? Eh si Sakuragi lang naman ang may pinakamalakas na pangangatawan dito sa aming kupunan.
Yan ang sabi ni Kyota sa kanyang sarili. Nang biglang pumito ang referee. Offensive foul! Saka nagawa ang bola! Yan ang sigaw ng referee. Na ikinagulat talaga ni Mika ng sobra. Hoy ref! Bakit po naging offensive foul yon? Hindi ko naman siya ginagamitan ng lakas ko ah! At yung lalaki may punang buhok na yan, kusa niyang ibinagsak ang kanyang katawan sa sahig. Pero hindi ko talaga siya ginamitan ng lakas. Yan ang sabi ni Mikyo sa referee. Nang biglang lumapit si Akagi kay Sakuragi. Hoy Hanamichi, mukhang nagiging magulang ka na din sa larong basketball ah. Alam mo ba ang tawag sa ginawa mo? Ang tawag doon ay isang flop. Ang maganda lang sa nangyari, kumagat ang referee sa plano mo. At alam ko naman na kayang-kaya mo yung si Mikyo pagdating sa lakas ng pangangatawan. Subalit, dahil sa talino mo, hindi mo na lang ito ginamitan ng lakas. Bagkos, ipinaubaya mo na lang sa referee ang lahat at kusa mong ibinagsak ang sarili mo sa sahig. Humahanga na talaga ako sa iyo ngayon, Sakuragi. Ipagpatuloy mo lang yan. Sigurado ako, makakaya nating talunin ang kupunan ng Akita. Yan ang sabi ni Akagi. Ganun talaga, Akagi. Minsan, kailangan din natin gamitin ang panggugulang sa larong basketball. At nagpapasalamat talaga ako ng gusto kay Kishimoto. Kundi dahil sa kanya, sigurado, hindi ko matututunan ang ganitong gawain sa larong basketball. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating daanin sa lakas ang kalaban. Minsan, kailangan din natin itong daanin sa panggugulang. Yan ang sabi ni Sakuragi kay Akagi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng kanagawa ang bola. At dinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Fukatsu. Subalit, sa pagkakataon na ito, hindi na nag-alangan pa si Maki. Kaya naman, mabilis niyang inatake ang depensa ni Fukatsu. Mukhang ganado si Maki ah. At parang meron itong gustong patunayan kay Fukatsu. Bago gusto nitong bawian ang sano sa ginawa nilang pagtambak sa Kainan noong nakalipas na 2 taon. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Nang biglang may lumusot na kamay sa likuran ni Maki. At kinuha ang bolang hawak nito. Na ikinagulat talaga ng sobra ni Maki. Ano? Nawala ang bola sa kamay ko? Pero sino yon? Si Minoru na naman! Buisit! Bakit ba bigla-bigla na lang siya sumusulpot? Nakakaasar na! Nakuha na naman nila ang bola! Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili. Habang si Minoru naman ay hawak na ang bola. At mabilis itong idinidribble papunta sa kanilang basket. Nang bigla din naman itong napahinto. Dahil mabilis ding nakabawi sa depensa ang Kanagawa. Aba! Ang bilis ng depensa nila! At mukhang nagseryoso na din sila sa paglalaro. Etong gusto ko. Ngayon, masusubukan ko na ang bago kong galaw. Yan ang sabi ni Minoru sa kanyang sarili. Nang bigla itong umatake sa kanang depensa ni Jin. Sabay fake pa kaliwa, sabay ikot ulit pa kanan. Na naging dahilan para malito na ng tuluyan si Jin sa opensa ni Minoru. At nang nakalusot na si Minoru sa depensa ni Jin, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Nang bigla itong sinabayan ni Akagi. Huli ka na, Minoru! Hindi mo na ulit magagawa ang ginawa mo sa akin kanina. Dahil ngayon, sisiguraduhin ko na masusupalpal na kita. Yan ang sigaw ni Akagi. Habang pilit na sinasabayan si Minoru. Habang si Minoru naman ay biglang napangiti. Akagi, sa 3rd pagkakataon, hindi ka pa din nadadala. Alam mo nang hindi mo ako kaya pero pilit mo pa ding sinusubukan. Lalo ka lang tuloy mapapahiya sa mga kasamahan mo kahit pa sa mga manonood. Yan ang sabi ni Minoru. Sabay ikot ang bola papunta sa tagiliran ni Akagi at gumawa ito ng isang layup. Subali, laking gulat ni Minoru dahil biglang nagpakita si Sakuragi sa kanyang harapan. Nagkakamali ka, Minoru! Dahil sa pagkakataon na ito, hindi ka na makakapuntos pang uli! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Sabay supalpal sa bolang hawak ni Minoru. At dahil sa sobrang lakas ng pagkahampas ni Sakuragi, tumilapon ang bola palabas ng court. At ang nakababa na sila galing sa ere, bigla naman naging seryoso si Sakuragi. Akita, ito lang ang lagi niyong tatandaan na hanggat nandito ang henyong si Hanamichi sa ilalim ng basket, walang madali ang puntos na magagana para sa inyo. Yan ang sabi ni Sakuragi na talaga namang sobrang seryoso. At dito na nagtatapos ang Chapter 57 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip ng ating ads.